Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog, I will be sharing with you my skincare sa gabi, kung paano ko sila nililayer sa face ko. So kasi medyo dumadami yung skincare ko nowadays kasi gusto kong mag-try ng mga products na alam kong effective and also mura lang na madaling makita sa mga market, sa Watson, sa SM, like that. So dahil dumami sila, nalito na ako kung paano ko sila ililayer. So ito yung naging effective way sa akin kung paano i-layer ang skincare at night. Kasi diba, hindi lang naman isang cream ang ilalagay ng mga babae sa gabi. So, sobrang daming kabuchuchu, etche-etche ang ginagawa ng girls sa mukha nila. So, sa mga boys na nanonood, so I hope makarelate din kayo. No? So, I hope pag may mga girlfriend kayo, malalaman nyo na bakit ang tagal nito mag-reply? May iba kasi sabihin sa'yo ni girlfriend mo. Nag-skincare kasi ako. So, ang boys kasi commonly maghihilamos lang yan. Yung iba nga hindi naghihilamos eh. So, yun. Tapos, konting creamy. Iba hindi nag-cream, di ba? So, sa girls, sobrang daming ceremonies sa gabi bago matulog. So, ito, share ko sa inyo yung skincare routine ko sa gabi kung paano ko nililayer up lahat ng products sa mukha ko. Una, ang ginagawa ko bago ako mag-wash ng face is magamit muna ako ng Garnier Micellar Cleansing Water. So, ito siya. So, lagyan mo lang siya sa cotton and then spread mo sa mukha mo. I-wipe mo siya sa mukha mo para matanggal yung mga oil, dirt, pollution na nagawa during the day. And also makeup, kung nag-apply ka ng makeup sa morning, matatanggal siya nitong Garnier Micellar Water. Para pag nag-rinse ka later with your facial foam or facial wash, is konti na lang yung makukuha mong dumi. Kasi natanggal mo na siya ng Garnier Water. So, yan. Next thing is, after ko mag-cleanse nito, ang sunod kong gagawin is mag-facial wash na ako. So, ang currently na ginagamit kong facial wash is this one, Feathers & GD Glass Glow Facial Foam. So, ito, may Korean glass skin technology siya. So, ito, nabibili siya sa Feathers & GD. So, meron silang FB page, meron din silang IG page. Doon mo sila mabibili for 225 pesos, 100 ml na siya. So, ito naman, ang kasunod na step, syempre, babasain mo muna yung mukha mo, tapos saka mo to i-apply. Foam na to, pag dispense mo siya, foam na siya. So, yan. Facial foam na siya. So, pwede mo na siyang i-direct sa skin, i-pump mo lang siya dyan, tapos saka mo siya i-tag ito, i-spread sa mukha mo. So, normal washing, hilamos lang with this one. After that, magtutuyo lang ako ng very light. Light na tuyo lang, yung medyo damp pa yung mukha ko. And ang next na gagawin ko is magto-toner ako or facial cleanser. Ito yung ginagamit ko na Gluta by Erase. So, gamit na to sa video na to. Lagi ko itong pinapakita. Gluta by Erase Whitening Facial Cleanser. So, ito, after ko maghilamos, medyo damp pa yung mukha ko. Tapos, tsaka ko talalagay sa cotton pads. Tapos, i-clean ko lang ulit yung mukha ko. Ito-tone ko siya, face and neck. Then, may makukuha pa rin ako na konting dirt. So, konti lang naman. As in, gusto ko lang ma-make sure na maglinis talaga yung face ko. Kaya, nagagamit pa ako ng facial cleanser. So, yan. Ito, malamig sa mukha and super very bango. Alam mo yun? Ang may babae. Tapos, mabibili mo siya sa Watson for only 40-something like that. So, next, after ko mag-toner, so medyo pahupain ko lang siya, patuyuin ko siya ng konti. Ang next na i-apply ko na is serum. So, yung serum na ginagamit ko ngayon is ka-partner ng facial foam ko, yung Feathers & GD. Ito siya. Feathers & GD serum. So, 15 ml to. Itong serum na to, lakas niya maka-glass skin kasi sobrang light lang niya sa mukha. Pag in-apply mo siya, instantly para makikita mo na nag-glow yung mukha mo. So, ganito yung tsura niya. Yan. Serum lang siya, guys. Tapos, may mga microbeads siya, may mga vitamin beads siya na maganda sa skin. So, ito, hindi ako nag-breakout dito. And, hindi rin nagkaroon ng kung ano-ano yung mukha ko. Basta, ang napapansin ko lang, nag-glow yung skin ko pag ginagamit ko tong serum na to. And, ang bango-bango niya. Amoy marshmallow. Super bango. So, yun. So, after ko mag-serum, papa-absorb ko lang siya sa face ko and then hayaan ko siyang matuyo. So, pag natuyo na siya, ang sunod kong lalagay is eye cream. So, ngayon, nowadays, kailangan ko na mag-eye cream
kasi yung mata ko laging puyat, tapos feeling ko nagkaka wrinkles ako dito, pero normal naman yun sa atin kasi sa pag ngumingiti, ayan o. Ang tawag dyan, crow's feet, pero normal lang yan. Actually, gusto ko siyang ipabotox, pero naisip ko din na yung botox kasi only for 6 months lang, then after noon babalik na naman yung wrinkles mo and madodoble pa. So for me, I will try my best na mag eye cream muna para malinisin yung tubo ng mga wrinkles sa mata. So hindi na tayo bata, patanda na tayo. So 27 na ako. So kailangan ko nang mag-apply ng magagandang eye cream sa mata ko para ma-prevent na magkaroon siya ng mas madaming mga lines, wrinkles like that. So ang napili ko na eye cream is this one. Olay Eyes Illuminating Eye Cream. So ito siya, guys. Nabili ko to sa ito sa Dubai. So medyo mahal tong bili ko dito. 99 dirham. Ewan ko kung magkano to sa Pinas. Basta yung 99 dirham, halos 1,000 something na yun. So, ganito itsura niya, guys. Pump mo lang siya. And cream siya. Tapos, yan. Medyo namumuumuo siya pag nilalagay. Pero, ibiblend mo lang siya ng mabuti. Hanggang ma-absorb siya ng mata mo. Yan siya. Para siyang may glow effect sa mata. Tapos, madulas siyang i-apply. Ang feeling niya, para siyang primer. Para siyang primer na ina-apply ko around the eyes. So, yan. Tapos, ma-absorb siya ng mata mo. Then, hayaan mo lang siya magdamag. Yan siya. Ang next na ilalagay ko na after ng eye cream, syempre, hayaan ko muna siya ma-absorb. So, siguro mga minutes, 1 minute like that. Then, next is mag-moisturizer na ako. Yung moisturizer na ginagamit ko is this one. Himalaya Aloe Vera Face and Body Moisturizer Gel. So, this one. Pag hindi ito, yung Jeju Aloe Eyes. Yun lang naman yung lagi kong ginagamit na moisturizer kasi yun lang yung naghihiyak sa akin. So, ito. I-spread ko to sa mukha ko evenly, face and neck. Lalagay ko siya. Sahayaan ko ulit siyang matuyo. After dun, pag natuyo na siya, next mong ilalagay is cream. So, ito na siya, yung Himalaya Herbal's Natural Glow Fairness Cream. So, yan. Cream na yung nilalagay ko. Itong cream na to, medyo thick yung consistency niya. Ayan, ganun siya. Para siyang lotion. Tapos ilalagay mo lang siya sa mukha mo. Ayan. Ang bango nito, amoy fresh. Ayan. Parang imamask ko to after ko mag-moisturizer, ito na ilalagay ko. So, medyo kinakapalan ko yung lagay nito kasi gusto ko na makita yung effect talaga ng cream. And so far, matagal ko na itong ginagamit and nagustuhan ko din tong cream na to. So, ayan. Sunod nun, after ko mag-cream, so, ang next ko nang gagawin is sa lip care. Ang lip ko naman, tinatanggal ako lang ng lipstick during hilamos and then naglalagay ako na Vaseline, may petroleum jelly at night. Lagi yan, every night, hindi ko yun nakakalimutan kasi yung lips ko para hindi siya mag-dry and crack. Kasi dry yung lips ko eh. So, tsaka sa morning, nag-lipstick ako. So, dapat at night, may care din tayo sa lips. So, naglalagay ako ng petroleum jelly. Binababad ko lang yun dyan. And then last, sa skincare routine ko is yung Bio Oil. Ito guys. Bio Oil. Nilagay ko to sa mukha ko, yung mga parts na may dark. Yung may mga maiitim. Mga marks ng pimples. Like here, here, here. Pero sometimes buong mukha na ilalagyan ko. Ginagawin ko na siya. So last natin talaga ilalagay sa face is yung mga oil-based na product. Kasi siya yung magsisil ng mga product na previous mong nilagay. Pag inuna mo yung oil, hindi na ma-absorb yung ibang mga product. So dapat sa huli mo nilalagay yung oil sa mukha mo. Kung gumagamit ka man ng kahit anong oil-based na product, ilast mo siya. Ang uunahin mo is yung mga product na alam mo na mabilis mo absorb and then siya parang pathik yung consistency hanggang huli, oil. Yan. So yun yung mga skincare na recently kong ginagamit and ganun ako mag-layer ng skincare. So if you have any questions, comment down below and also kung may mga suggestions kayo sa akin, halimbawa mas effective sa inyo yung ganun, comment down below. Pero itong ways ko na to is very effective sa akin. Hindi ako nag-breakout. Walang problema sa skin ko. Kaya okay siya. Itutuloy-tuloy ko siya. And kung may mga request kayong vlog, comment down below and see you on my next vlog. So shout out kay Mac Kulit and kay Braveheart.